Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading para sa mga Pisces. This is Money and Love reading para sa February to March 2021. Take what resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga magre-resonate sa'yo. Also dito sa ating love reading, if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Pisces. So bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pwede magkapalit-palit ang rules depende sa nangyayari sa'yo. Yung left side natin, itong yung money reading. Yung right naman ay para sa yung love reading. Pero pwede magkapalit-palit ha. I mean, dito sa love reading yung pwede magkapalit-palit. I mean, ibabalance natin ang reading. Okay? From money, pupunta tayo dito sa love. Ganyan, balikan tayo para maging balance siya. So, start na natin. We have here the Empress and Queen of Wands. This is your main energy. Actually, you're looking so beautiful here, ha? You're looking so beautiful. At saka, nakikita ko, minamanifest mo lahat ng gusto mo, eh. Lahat ng mga... I can see you helping a lot of people. Okay? This could be you. Or, hindi naman marami. Pero, I can see you helping. Giving advices, mga ganyan. And, nakikita ko yung maturity mo dito with the Emperor. I mean, I am the Empress. Emperor or Empress. Wala tong ano gender specific ha. Kumbaga kung ikaw ay babae or lalaki, this is the energy lang naman. You might be this Queen of Wands ngayon na parang very fierce, full ang energy mo. Kumbaga wala kang kinakatakutan. I can see that marami ka na rin naman pinagdaanan. At kahit ano pang iba to sa'yo, I can feel like you're ready. Okay? And I can see your energy here being the parang... you know, the queen dito sa colony. Parang ganun yung energy mo sa I can see an ant, queen ant dito. Na kumbaga, kahit pa a lot of people wants you, okay, yun yung energy mo. At saka maaaring umaasa talaga sila sa'yo ha. Pero yung iba, parang they want you, they want to be friends, kanyan. Kasi nakikita nila kung ano ka ngayon. You're very special, you're very rare. At saka pinapakita mo talaga yung ganda mo ngayon. Or you might really be improving dahil dito sa ginagawa mo sa iyong sarili. Maaaring pinagaganda mo yung sarili mo, ganyan. And nakukuha nila yung aura mo na parang, wow, this is someone who is very special, queen, and someone who is, kumbaga, kahit walang person, if you're single, or whether you're married or single, nakukuha ko sa'yo na kahit mag-isa ka lang, kahit without the other person involved or the other partner, kayang-kaya mo, yun ka eh, parang yun yung energy mo. Parang you don't need someone to help you kasi kahit ikaw lang mag-isa, kaya mo. Okay, so kunin natin tong cards dito sa iyo ating upper right. We have your wedding rings, passion, Cupid's arrow. Ang napakagandang sign ito pagdating sa marriage. If you are married, there's a lot of love, there's a lot of passion na nandito. But I see a surprise here. Hindi lang sa iyo, pati sa person mo, there's a coming surprise na dadating. Possible baby, another baby, ganyan. Yung iba sa inyo, magnininong, magnininang, I don't know. Something is coming. Pero it is not just this thing na parang dadating, na wala lang, dadating lang, masusurprise ka lang. Hindi. This is a surprise of a lifetime. Yun ang nakikita natin dito. It's a blessing. So, yun nga, pwedeng a baby, hindi man para sa inyo, pero para dun sa ibang tao. So, yun nga, pwedeng magnininong or magnininang ka, yun ang nakikita natin dito. Para naman dun sa mga single, someone is loving you here. Yun ang nakikita natin dito. And I can feel like this person is having fun. Nakikita niya yung kung gaano ka kasaya pag ikaw ang magiging ka-relationship nitong taong to. Well, looking forward to have this travel. I'm seeing someone here, Knight of Wands, Aries, Leo, Sag energy, and Queen of Swords energy. Ito yung energy ng person mo. Hindi siya gano'n nagiging honest sa'yo ha. Hindi honest, hindi ito, hindi nagsisinungaling, hindi gano'n. Maaaring hindi siya honest pagdating sa emotion niya. And, or may maraming kakulangan. But Knight of Wands is someone who, I can see someone here who really loves to bike, or to ride a motorcycle. You might be dealing with that kind of person. Okay, etong person na ito, gusto niyang some sort of a travel here, or kung hindi man
medyo mataas ang confidence nitong taong to because this person is really motivated. Hindi man siya ganun ka-honest, but I know you have faith to this person kasi nakikita ko this person is coming your way, ganyan. And sa iyo namang money reading, we have your abundance, the phoenix, the dragonfly. So, nakikita natin, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. So, this is the right time para isipin mo kung ano yung mga gusto mong mangyari. You have to manifest. Halimbawa, may gusto kang mabiling bagay. Like, for example lang naman, computer, kunwari lang. And you really want that, kaya lang may marami kang kulang ngayon, finances, marami kang babayaran, etc. If you really like this, this is the right time to manifest this. Isipin mo ng isipin na, like kunwari, na-receive mo na. Kasi the more na magpa-positive thinker ka, ay lalo mong marireceive ito. It's like a law of attraction na nangyayari sa'yo dito and malakas ang power ng mind mo ngayon. Kaya, ang advice sa'yo is, huwag ka mag-concentrate sa mga negativity, yung mga problema, isang tabi mo muna, concentrate dito sa mga bagay na gusto mong ma-achieve kasi highly possibility na ma-receive mo yan, lalo na ngayon na napakalakas. Okay, sorry about that, naputol yung ating video. So, ayun nga, i-manifest mo, isipin mo ng isipin kung ano yung mga gusto mong mangyari sa'yo. There's a lot of transformation here. Maraming pagbabago, pero mabilis ka namang makaka. Kung ano man yung mga pagbabagong ito, pagdating sa iyong finances, maganda ha. May transformation kasi papunta siya sa paganda siya. Yung iyong money, yung iyong finances. Okay, so we have here 3 of Wands, King of Wands, Aries, Leo, Sag energy. For some of you might be thinking of a vacation or a missed vacation. Ibig sabihin, maaari may bakasyon dito na hindi natuloy or may gusto kang puntahan pero hindi mo mapuntahan, hindi natuloy. Might be because of the pandemic or because of the responsibilities na meron ka ngayon. King of Wands in reverse. Kung hindi pa ito nangyayari, possible mangyari ha. So, medyo huwag ka muna magplano. Huwag ka muna delay plans muna kasi hindi ko nakikita dito na makakapag-commit ka eh. Okay, maybe because of these responsibilities na nasa likod mo. So, maaaring kung meron mang plano, maaaring huwag ka muna magsalita. Huwag ka muna umuo kasi nakikita ko dito meron kang responsibilities or duties na kailangan gawain muna. Okay? This is not bad at all. Medyo malungkot lang sa side mo kasi syempre, gusto mo rin eh. Gusto mo rin puntahan or gusto mo rin gawin. Kaya lang, na-delay. Hindi pwede. Or sumaaring, hindi ka makasama. Okay? With the King of Wands in reverse, I can see that maaaring some kind of arrogance here with regards to your partner or the people involved dito sa iyong business or sa iyong career. Medyo meron ang nakakaramdam dito ng hindi maganda ha, towards you and your attitude. May nakikita na sila, so ipakita mong medyo kasi nagiging bossy na yung energy dito eh. Ha? So, may nakikita na silang hindi nila nagugustuhan. So, be mindful of that. Medyo maglaylo kapag dating sa iyong attitude. Huwag maging bossy. Okay? Para hindi makasama ito dahil hindi na nagugustuhan ng mga tao sa paligid mo. Maaaring may sinasabi sila behind your back. And we have here the Moon and the 9 of Wands. Both are in reversals. Okay. Someone here, parang may kumakain ng seafood. I don't know, parang squid, ganyan. And for what I can see with the Moon, 9 of Wands, both are in reversals, might be dealing with the Pisces, Aries, Leo, Sag energy. So, ang nakukuha natin dito is that, with the Moon in reverse, something is in your dreams dito. Pero you're not paying attention. Yung nakikita ko sa'yo, may pinapakita sa dreams mo pero hindi mo binibigyan ng halaga or ano man ito. Parang isinasantabi mo lang. Parang wala lang yun. Wala.
baka pumasok lang yun sa isip ko, ganyan. And with the Nine of Wands in reverse, you're reluctant, close-minded, kumbaga, you're resisting this. So, maaring may sinasabi sa dreams mo, pero hindi mo pinapansin. So, you have to be mindful dito rin sa iyong dreams. Isipin mong mabuti kung ano bang ibig sabihin nito kasi maaring may message yan sa'yo. Okay? And with regards to your money, we have your Five of Wands and Judgment. Aries, Leo, Sag energy. So, ang nakukuha natin dito, yeah, a lot of people are not really cooperative dito sa iyong Five of Wands nito. May competition, may conflict tayong nakikita dito with the people around you. Maaring, I don't know if you're having meeting or pakikipag-usap, pero I feel like this is from your workplace. Pwedeng nagkakaroon kayo ng meeting, whether it is online or harap-harapan, pero these people are like, they see you na masyado mong inaangat masyado or tinataas sa iyong sarili. So with the Judgment, I feel like you have to reach out sa kanila kung may hindi sila nagugustuhan sa'yo. Maging mas open ka sa kanila, sabihin lang natin ganun. Dahil nakikita ko ang parang, yeah, there, some of you, this is your friend na sinasabi dito. There's a lot of happiness, pero hindi na ganun yung emotion. Parang masaya, oo, pagkasama ka masaya, oo. Pero they're not being open. Okay. Maaring ikaw ito na nag-e-enjoy pagkasama mo sila, pero hindi yun yung ibinabato nila sa'yo. Okay, nakikita ko yung nare-recognize nila kung ano talaga yung attitude mo, which is may attitude ka ngayon na hindi nila nagugustuhan. So beware of that. Hindi lang ito sa career, pwedeng sa friends mo, pwedeng sa family. So ayun, so punta tayo dito sa iyong love naman. We have your Page of Pentacles and Seven of Wands. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag energy. You're being open. And with the Page of Pentacles and in reverse, I don't know, this person is being lazy. Okay? Gusto niyang maging totoo. Someone here, I mean, I don't feel like this is your person. Pwedeng another person involved in the situation. Someone from the past. Being lazy here kasi, gusto niya maging open, but at the same time, hindi ko nakukuha yung energy niya na ginagawa niya yon. So maybe tinatamad or talagang ayun yung nature niya. Hindi siya para mag-reach out, pero this person would really like to come. Actually, pwedeng may distance between the two of you. Gusto niya mag-travel, pero hanggang gusto lang, hindi niya magawa ng action. So yun yung nakukuha natin dito. Whether to say you the truth ganyan. And may mga kailangan pa siyang asikasuhin gawin, pero hindi niya ginagawa. So this person is really being lazy here with the Page of Pentacles. And with the Seven of Wands, gusto niyang mag-reach out. Maging open, maging mas open. But, you know, pwedeng may competition kasi dito eh. And this is a threat. Or the other person is the threat. And yun yung nagkakos sa kanya para mag-give up. So, you know, alam niya yung kaya niya, gusto niyang gawin, and kaya niyang gawin, kaya lang, parang mas nauuna sa kanya yung katamaran, at saka yung pag-give up dito sa relationship or sa connection na ito. Pagdating naman sa iyong money, yeah, maybe because of this marriage, I'm saying a marriage here with the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. So, pwedeng you're already married, that's why hindi rin maisakatuparan itong person na ito, yung mga gusto niyang mangyari, because of that. O pwedeng yun ang nagiging main cause, ha? And we have here Six of Pentacles and the Page of Wands in your money reading. Page of Pentacles in reverse. So, ang nakikita natin dito, there's this domination energy. Kulang sa pakikipagtulungan eh. And with the Page of Wands, may growth dito sa energy mo. So, might be haharap ka dito sa mga maraming maiinggit or maraming hindi natutuwa para sa
sa achievements mo, kaya hindi sila nakikipagtulungan sa'yo because nakikita naman nila na kaya mo yon, kaya naman niya, or you're being this the queen and the empress right here. So maaring yun, isa pa yun eh, you're looking so beautiful, tapos nakikita nila na kaya mo on your own and napakagaling mo, and kumbaga kung may project dito, ikaw na halos ang gumagawa, but this person are really jealous, pinag-uusapan, and because you have this ability na ipakita sa kanila, nagiging bossy ka, but at the same time naipapakita mo sa kanila kung bakit kailangan mo maging bossy because kaya mong i-handle ang lahat, which is sa kanilang side ay hindi nila kaya yon. And ayun nga, parang medyo may energy dito na hindi sila masaya para sa'yo, and may pinag-uusapan kanila because sila parang stagnant lang, or ito lang sila, pero ikaw naiaangat mo yung sarili mo and patuloy ka pang umaangat, so medyo may inggit na, sabihin na natin ganun. So that's it for now, Pisces. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and if you're dealing with a Virgo, Virgo Philippines. I love you all and bye-bye.